And guys, wala na tayong masyadong maraming tanong. Tumbukin natin o pag-usapan natin ngayon ang Article 282 ng Labor Code of the Philippines. So, ito ay kailangan yung malaman. Kailangan nating malaman. Bakit? Eh, hindi pala natin alam. Ngayon, may trabaho pa tayo. Maaaring pagising natin. O maaaring within this day o kinabukasan ay wala na tayong trabaho, wala na tayong employer kasi na-terminate na tayo. O ngayon, kung alam natin yung consequence ng ating ginagawa, alam natin yung tinatawag na rules, or at least, hindi natin kailangan magaling sa Labor Code of the Philippines. At least, may idea tayo. Yun lang po ang. At alam natin ang ating ginagawa na hindi salungat, hindi magkukos ng termination base sa Article 282 ng Labor Code of the Philippines. Ayan guys, mayroong dalawang klaseng pag-terminate ng employee, ng employer. So, ang una dito ay yung two kinds of termination. Ang una ay termination of employee. Or yung pangalawa ay voluntary resignation. Resign, voluntary. Pag voluntary po kasi, alam naman natin na yan ang gusto ng employer. Bakit? Yung bibigyan ka ng pinatawag na length of service per year ay hindi po yan obligado. O, diba? Ito guys, so mag-focus lang muna tayo dito sa termination of employee. So, meron itong limang cause, just cause kung tawagin. Five just cause kung paano mati-terminate yung isang empleyado ng kanyang employer. Actually, ito ay napaka-generic. So, ipapaliwanag ko po ito ng dahilan, ng abot lamang sa aking makakaya, no? So, kung medyo hindi perfect, so siguro, it's the time of ask your lawyer. Diba? Kasi po, hindi naman talaga ako, hindi ako abogado. Ako po ay isang criminalistic. So, ipapaliwanag ko lamang ito base sa aking interpretation, pag-unawa. Yun. Yun guys. Umpisahan natin yung lima. Ang una dito po ay yung serious misconduct. Oh, yun. Yung serious misconduct, ito yung pagkakaintindi ko dito, ito yung mabibigat na mga kasalanan. Serious. Oh, di ba? Kaya nga, mabigat. Pwedeng crime, pwedeng anything na mabigat na degrade or na damage mo yung kumpanya o yung tao o yung ano, yung ibig pang damage mo. So yung pangalawa po ay gross and habitual neglect. So ito sila man, kapag gross, malaki at yung paulit-ulit na kapabayaan siguro ay isa na yun sa magiging dahilan para matanggal tayo o para matanggal tayo, para i-terminate tayo ng employer. So, number 3, yung fraud. So, yung fraud, I think, istapa ito. Or pagsisinungaling. Or, kumbaga sa ano, nasira yung, nakumit yung crime. Yung honesty sa'yo ng employer mo ay nasira. Yun. Ulos, magkakapatid lang naman talaga to eh. Yung commission of the crime. So, yung commission of the crime, guys, naka-general ito. Maaaring nakakumit ka ng crime sa labas ng sa labas o sa loob ng kumpanya mo, it's a ground for termination. Example, sa kumpanya mo ay wala kang nagawa, pero sa labas nakagawa ka ng crime. Pwedeng sa people or sa immediate family mo or sa basta doon sa ano
iyon ay tinatawag na termination. Ang hindi malinaw dito sa akin, no, commission of the crime, paano yung crime na, diba yung crime may status, mayroong pending case, kasi pag pending case on trial, kung mayroon bang judge, final judgment or pending case, I think final judgment, no? Kasi kung pending case kasi, maaaring mabusulto ka doon. Pending case, halimbawa, napagbintangan ka lang. So, probability ay absuelto ka noon. So, kung na-terminate ka na, paano ka? Siguro, with final judgment siguro ito, no? Di malinaw. So, to make it clarify, so ask your lawyer. So, ito ang mabigat. Yung other similar cause. So, yung other similar cause ay parang nang sinabi dito other similar cause. Medyo ano ito, paano natin sasabihin to na hindi tayo maapektuhan? Siguro kapatid din ng mga ano yan, mga violation na mabibigat. Di ba? So yan po, sana nabigyan ko kayo ng linaw two kinds of termination base sa Article 282 ng Labor Code of the Philippines. Uulitin ko, recap tayo. Termination by employee, termination empleyado or termination of employee, voluntary resignation. Dalawa lang. So dito naman sa voluntary resignation, guys, ipa-plus ko din yung mga dahilan. Isa dito yung retrench. Yung retrench or cross-cutting, tinatawag na allow din pala yon. So pero dito sa voluntary resignation ay meron ka pang benepisyo tulad ng line of service mo, mandatory one half salary per year or one month salary per year or pwede ring 2 months. May mga kumpanyang nag-o-offer sa tinatawag na retrench. Diba? Yan yung magandang termination. Retrench, ibig sabihin, wala ka namang kaso, pwede mong voluntary resignation. Inopera ka ng ating kumpanya ay ng kumpanya mo na retrench. So, pwede rin palang cross-cutting or bankruptcy. Pwede din. Dito yun pumapasok sa voluntary resignation. Pero yung mga yan ay kailangan kang bigyan ng tinatawag na benepisyo. So, dito naman sa pangalawang, medyo maganda lang terminated to kasi voluntary resignation. Dito lang tayo mag-focus sa termination of employee na which is dapat nating malaman, dapat natin pag nilay-nilayan kung yung mga ginagawa natin, ano ba ang impact. So, nakakommit na ba ako ng serious misconduct, gross inhabitual neglect, fraud, commission of a crime, other similar offense. So, na-violate, maaari mo bang ma-violate ito? Ay kung hindi naman, ay di, pag tinanggal ka nila, ang papasok yun sa illegal dismissal or constructive dismissal or what kind of dismissal. Doon po yung papasok. Pag wala, pag hindi po pumasok dito sa 5, 5 just cause of termination of employee. Yun po. Sana, medyo makakituhan pa tayo ng matagal at umusbong ang ating channel. So, yung pong likes nyo at share at pag-subscribe nyo, yan po yung mga nagpapaangat sa small YouTuber, sa mga YouTuber. At yung pagtapos nyo ng panonood nyo ng ads, pag ni-likes nyo kasi yan, ni-share, pag dumami nang dumami yung kanyang views, kung napapansin mo, mayroon kayong makikitang, diba, videos, pinapanood mo. Yung videos mong, yung iba, hindi naman connected doon, recommended videos ang tawag noon, sa bandang kanan. So, yun po yun ang isang sa mga malaking maghatak ng views, yung recommended videos. Kaya kung nanonood kayo ng mga YouTube at sinusuportahan nyo, huwag mong i-skip yung ads. At tapusin siguro yung video, siguro sa tulong nyo na rin, i-share at bigyan din siya ng likes or dislike, pwede rin or comments kung meron kayong clarification. Yun po yung tinatawag ng
para lumalakas yung video. Siyempre, masisipag na ating mga kasamahan sa isang YouTuber, kung masipag talaga at marami siyang video, more chance yung kanyang videos. So, yun po. So, thank you for watching. At muling nagsasabi, kung nga pala si Pulisya ko, at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nagsa YouTube. Thank you for watching. See you in my next video.